Ma, bakit ginawa to sa akin ni Rex? Am I not enough? My mom did not give me a response. When we were in college, psychology student ako noon. Siya naman, medicine student. He became my pillow to cry on. And he was like a second brother to me. He stood by my side noong mga panahong walang ibang taong tumatabi sa akin pag nalulungkot ako. Lagi niya akong tinitreat ng kikiam and fishbowl. Mahilig kami mag-stargazing. One time, tinitingnan lang namin yung mga bituin sa langit. Tapos sumigaw siya ng, "Wish ko na maging kami, Lord!" Saktong-sakto, may dumaang shooting star. Ahem. Sino, Rex? Gusto mo bang malaman, ha? In fact, kasama ko siya ngayon. I was so shocked that time. His eyes were gleaming. Hindi ako makapaniwala. Yun yung mga panahong ang laya-laya ko sa problema sa buhay. Malaya ako maging masaya. Kasama ko yung taong nagpapasaya sa akin. Pero noon yun. Ma'am Liza, good news po, sabi nung assistant ko. Ano, dali? Inimbitahan po kayo maging speaker sa isang youth organization, sabi uli ng assistant ko. Pero that time di na ako umimik pa. Then one day before the event, I prepared everything that I need. Nung naging guest speaker ako, kinabahan ako. Ang dami kasing tao. Ang daming mga kabataan. Pero thank God kasi pinuno ni Lord yung dila ko ng encouragement and motivation. Then, bigla kong nasabi dun sa talk ko na, "Dear youth, don't settle for less. If you cannot wait, do not commit." Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yung mga salitang yun. Pero, naging okay naman yung talk ko. Pagkatapos nun, nagmerienda na kami. Then, kinailangan kong bumalik agad sa office para habulin yung mga paperwork ko. Pero bago ako makabalik ng office, merong nag-approach sa akin na isang pare. "Liza, thank you for inspiring our youth." Mangiyak-ngiyak ako habang nanginginig yung tuhod ko. "Glory be to God, Father Sina," sabi ko. "Ano ka ba, Liza, kung makapagsabi ka naman ng Father Sina, parang wala tayong pinagsamahan? Sus, di ka na nasanay. Tawagin mo na lang akong Rex." Natameme ako. Hindi ako makapagsalita. Parang gusto kong umiyak sa harap niya, yakapin siya. But I have to control myself. Sige, bye. See you again. Pagmamadali ko. At habang papalayo ako, parang matutumba ako sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko. Why do I have to suffer like this? Bakit ako pa? My mom told me na nagkaroon ako ng car accident. At hindi ko maalala lahat-lahat ng nangyari sa akin for 5 years. Even Rex, whom I treated as my brother. Noong mga panahong yun, binibisita niya raw ako sa hospital pero pinalalayas ko siya. Hindi na nakapaghintay si Rex. Hanggang sa pumasok siya ng seminaryo. And last year ko lang naibalik yung full memories ko. And right now, as I walk down the aisle, I see the handsome face of Rex. The excitement in his eyes. He's very excited for the both of us. Hinawakan niya ang kamay ko, tas niyakap niya ako. "Lalaki, tinatanggap mo ba si babae bilang yung asawa?" Tanong ni Rex sa asawa ko. "Rex, ba't di mo ko inintay? Rex, ba't ka nagsinungaling? Rex, ba't ikaw pa? Paano na yung stargazing, ha? Rex, paano na yung fishbowl at cake jam sa kanto? Paano na yung pangako mo, Rex?" After ng kasalan, Rex talked to me.
Then he said, "Sorry kung nagpari ako, Liza. Sorry kung hindi na kita nahintay. Sorry kung nagsinungaling ako." Yung fishbowl at kikiam sa kanto, magagawa pa rin naman natin yun. Yung stargazing, hindi na nga lang. Hindi ako gusto ng mga magulang mo noong mga panahong yun na nakaratay ka sa ospital. Nawalan ako ng pag-asa kaya I decided to take this, but I still love you. Pero huli na to. This is the last day we see each other. Then umalis siya ng nakayoko. I couldn't blame myself for losing my ideal man. Nangyari na ang lahat. And I just need to move forward with my present husband.